So, welcome back. Ito yung karugtong ng free fall. Kasi marami nagtatanong netong topic na to. So, i-discuss natin. So, free fall pa rin. Yung unang free fall natin, diniscuss natin yung binabagsak lang yung object. Binabagsak. Yun ang unang klase ng free fall. Ngayon naman, yung pangalawang free fall, hinahagis pataas at sinasalok. Babalik sa kamay. Yun ang pangalawang free fall na didiscuss ngayon natin. So, free fall. So, na tayo. Ayan, free fall. So, ang free fall, anumang bagay na binagsak or hinahagis pataas. At babagsak uli sa kamay. Parang ganun nga. Ayan. So, the drawing tayo ngayon. So, para maintindihan mo. For example, ito yung tao. May object siya. Ayan. Ayan. Hihagis niya pataas. Tataas yung bola. Tataas. At babagsak yung bola sa kamay uli. Ayan. Parang ganito. Yuuu. Ganun. Ganun lang yung madali lang ito konsepto na ito. Marami lang nalilito. Pero madali lang ito. Okay. So, anong dapat i-consider sa free fall? Ang free fall dapat no air resistance. Ibig sabihin, hindi na ano na nga eh. Hindi yata nga eh. No air resistance. Ngayon, ano pa i-consider natin? Ang free fall, always, ang acceleration niya is 9.8 meter per second squared. Tanda mo lagi yan. Kahit hindi nakakaano sa given yan, yan yun. Actually, 9.81 yan. Pero, in this case, para maintindihan mo, 9.8 na lang ang ginamit natin. So, 9.8 meter per second squared. Ano pa ang dapat consider mo? Kung gaano kabilis ang velocity, pataas. Siya rin velocity bago siya bumagsak sa kamay. Ano ibig sabihin nun? Let us have a value. Lalagyan natin ng value. Ano ba ito? Anong value natin? 19.6. Ayan. Sasarado natin. 19.6 meter per second. Yan yung B initial mo. B initial or initial velocity. Akyat yan. At pagdating sa taas, titigil yan. Titigil. Magiging ano yan? 0 meter per second. Ayun. Titigil yan. 0 meter per second. Ngayon, pagbagsak uli yan, magigain na naman ng velocity yan. Magiging final velocity niya, ito final velocity to at the top. At the top. Final velocity on the top, syempre, laging 0 yan. At babagsak yan, magiging ano, yung final velocity niya pag bago bumagsak sa kamay, dalawa yung final velocity niya. Ito positive to ha. Ito magiging negative 19.6 meter per second. Velocity. Final velocity, bottom. Or before it hits the ground. It hits the hand pala, ground. So, ibig sabihin, bago tumama sa kamay. Ayan ang kanyang ano, 19.6. Negative nga lang. So, ano yung pattern dito? Ang pattern dito, simple lang. Pagka tumataas siya, yung bola, tumataas yung bola, bumababa yung kanyang velocity. Nababawasan hanggang maging 0. Tapos, magigain na naman siya ng velocity. Pagbagsak niya due to gravity. Ganun lang yung prinsipyo nito. Ngayon, for this topic, ang anay natin yung time, solving for time. So, may given na tayo. So, meron na tayo. Ayan, may mga given na tayo. Yan yung dalawang given natin. Velocity initial at velocity final. Ngayon, magiging problema natin, kulang pa ng isa. Kulang pa ng isa kasi kailangan mo tatlo para makapag-solve. So, ano pa kaya yung kulang natin? Para makapagsagot. Ayun o, ito yun. Yung acceleration. So, meron ka ng tatlo. Tatlo. Tatlo na given mo. Okay ka na. Makapagsagot ka na.
So 9.8 meter per second squared acceleration. BI mo 19.6 meter per second. B final mo, dalawa pa nga oh. So solve natin parehas 'yan. At the top at the bottom yung B final ang tawag doon. Oh, so solve na natin. Ang solve natin kung gaano katagal sa ere yung bola. Gaano katagal? Time of flight. So given natin ito. Sulat ko ulit para makita nyo. So ang given natin, ito. So acceleration, laging nga meron. 9.8 meter per second squared. Ngayon, ang BI mo, ano BI mo? Ayun o, plus 19.6. Actually, kahit wala ng plus, meter per second. Ano yung BF mo? Boyfriend. Ano yung boyfriend mo? Boyfriend. Wala naman ako yan. Ah, wala ka naman yan. Oh. So, 19.6. Ano yung BF mo? Dalawa. 0 meter per second. At saka, negative 19 meter per second. Ayan. May dalawa ka na. Ang sosolve natin, katulad ng sinabi ko, time. Ayun, no? Is in question. Ayan na. So, sosolve na natin kung gano'ng katagal sa ere. Ang object na yun, kung ang kanyang initial velocity is 19.6 meter per second. Ilalabas na natin ngayon yung ating 4 UAM equations. Tulad na natin yung 4 UAM equations. Ayan. Alamin na natin kung ano gagamitin natin sa apat na yan. Apat kasi yan. So, hanapin natin. Halimbawa, A. Hanapin mo lahat ng may equation na may A. Meron to. Meron to. Meron to. Wala to. So, ibig sabihin nito, hindi mo na gagamitin to. Hindi na. Next, hanapin mo may BI. BI. Meron BI. Meron din. So, pwede po kong gamitin yung tatlong yan. Susunod. DF. May BF. Meron. May BF, wala. So, hindi mo na ito gagamitin. May BF, meron. So, dalawa na lang. Ito, tsaka ito. So, ang gagawin mo ngayon, yung panghuli. Time. So, may time ba ito? Meron. Meron. Ito, may time? Wala. So, final answer mo, ang pinaka-equation mo, ito. Yan ang winner. Yan ang winner na equation. Kailangan meron siya nung lahat ng hinahanap mo. So, ito na. Sulat mo na. Equation. BF is equal to BI plus AP. Siya nga pala, yung nakaraan, nilagyan natin ng Y. Ito, hindi ko muna lalagyan para maintindihan mo lang yung konsepto. Nilagyan natin ng mga Y. BF of Y, BI of Y. Tsaka kailangan na panag mo muna yung una. So, ito na. Solve na natin yung time. Base sa equation na to. So, what is your BF? 0. Ito, una natin gagamitin. Ito yung BF natin. Oh. Ayun, oh, yung nasa taas. Ibig sabihin, pataa sa taas. Ayun, oh, 0 meter per second. Yung una, per situation to. Eh. Mamaya, susalbi natin pangalawa. 0 meter per second. 0, which is 0. Wala yun. Matitira, BI plus AP. Ngayon, dahil 0 yan, wala na dito laman itong equation mo. Ito, ililipat mo sa kabila. Magiging negative BI, ang matitira, AT. Ayan. Ngayon, hindi pa tapos. Time lang ang kailangan natin. Iiwanan natin lagi dito. Yung iba kasi nililipat dito eh. Dito, baliktad tayo. So, ito yung time mo. Yung A mo, ilipat mo sa kabila. Ayan ang final equation mo. Negative BI over A is equal to time. So, ito na. Solve na tayo. Time is equal to, ano yung negative BI? Ano yung BI mo? 19.6. Negative 19.6 meter per second divided by what is your acceleration? Oh, may nakalimutan tayo. Dapat negative. Dapat negative. Nalimutan natin. Kasi, pababa. So, ito na. Oh, lalagyan natin negative 9.8 meter per second. So, what is the time?
What is the time? So ito na, di-divide mo lang yan. What is the time? 2 seconds. Ayan. That is your time. Pero hindi talaga yan yung time. Bakit? Time lang yan mula dito pataas. 2 seconds. Isa pang dapat tandaan sa free fall, the time to go up is equal to the time to go down. Ayan. Kung gano'ng katagal, ba? 2 seconds. Pataas. Pagbagsak niya, 2 seconds din. Ganun lang kadali itong konsepto na to. So, magiging pinaka-time mo, time, mumultiply mo lang to sa 2. 2 seconds times 2 is equal to, ilan seconds? 4 seconds. Yun ang pinaka-total time. Total time nung object sa ere. Ganun lang kadali. So, ano nangyayari? So, ibig sabihin, 4 seconds nangyayari. So, the drawing na, dito natin sa drawing natin. Para maintindihan mo nangyayari. 4 seconds. Balikan yun, ha? So, ito yung bola mo. 0 seconds yan. At 0 seconds, 19.6 meters siya. 0 seconds, ha? Ang length kasi ng board ko, eh. Intindihin mo na lang. Akyat sa taas yan after 1 second. Ito. After 1 second, akyat sa taas. Ano magiging velocity niya? Magiging ano, mamamayosan ng 9.8. Which is 9.8 meter per second. Next, after 2 seconds, nasa top na siya. Ito yun. Ang velocity niya is 0 meter per second. Nababawasan ng 9.8. So, ang pattern, yung velocity, nababawasan ng 9.8 habang umaakyat. Then finally, magiging 0 siya. 0 meter per second. Ganun yun. At the top yun eh. Ngayon, bababa na naman yan. Babalik yan kasi nag-0 na siya eh. Everything that comes up must come down. Babagsak siya. So, after 3 seconds, dito na siya. Ang hirap lang yung drawing. So, dito na lang ha. After 3 seconds, intindihin mo na lang. Hirap ha. Okay na yan. After 3 seconds, sasabihin ko na lang. After 3 seconds, magiging ano yan? Yung 0 meter per second, magiging 9.8 meter per second. Pero magiging ano? Negative. Kasi pababa na siya. Tapos, before na makabalik sa kamay mo, ito rin yung ano nyo, negative 19.6. Yun yung final velocity. So, ibig sabihin, habang bumababa naman, bumibilis yung kanyang velocity. At kung ano yung initial niya, siya rin final niya, final velocity. Yun lang yung konsepto niya, no? Itinignan mo. So, ibig sabihin, 4 seconds sa ere, yung bola na yon. Show out muna tayo sa mga friends and supporters. Dali Jane Valdez and her family. Mark Kamang. JJ Sandigan na Pumuseno. Hyacinth Bea Lopez. Fransachi Mauricio. Rose Ann Sarino, Karil Lee Sacres. Sa mga gusto magpa-show out, comment lang sa baba. Kayo naman susunod. Ayun, tapos na natin itong gamitin. Yan yung isang pag-solve ng time. Meron pang isang paraan. Using the same equation, df, ito naman ang gagamitin natin. Negative 19 meter per second. Df is equal to Bi plus AT. Ayan. So, BF. Ililipat mo itong Bi doon. Kasi ang titira lang natin dito, time. Time. BF minus Bi is equal to AT. Dadahanin ko para naintindihan mo. So, BF minus Bi is equal to, iwanan na natin yung T, ilalagay natin dito yung A. Ayan. Is equal to time. Ayun. So, gagamitin natin, B final mo, negative 19 meter per second minus,
Ano yung BI mo? 19.6. Positive yun, kaya negative na rin mangyayari. Meter per second. So, is equal to your time over 9.8 meter per second squared. Ay, nalimutan ko meter per second. Meter per second squared pala to. Yun, nalimutan. Ayun na. So, ito na. Time. I-add mo itong dalawang to. 19.6. I-add mo yan. 19.6 plus 19.6. Ilan yun? Teka, wala akong ano. Calculator. 8. Calculator. Wait lang. Wait. So, 19.6. Negative 19.6, ha? 19.6. Teka, hindi kasya. Ayusin ko. Negative 19.6 meter per second minus 19.6 meter per second. 39.2 meter per second. So, yun. Divided by 9.8 meter per second squared. So, matitira, meter, meter, tanggal, second, second, squared. Matitira, seconds. Time, seconds. Divide mo yan, dalawang yan. Ang sagot is 4 seconds. So, tingnan nyo, parehas ang sagot, ha? Yung isa, common sense. Kasi nga, kung gano'ng katagal hinagis pataas, ganun din yung katagal hinagis pababa. Ito, para lalong maliwanagan kayo sa relationship. Finding initial velocity naman. Mag-a-arrive tayo dapat dito sa initial velocity mo, which is 19.6 meter per second. Ha? Yan ang dapat maging sagot natin. Gagamitan natin ng UAM equations. Ang given mo, time, 4 seconds. Acceleration, negative 9.8 meter per second squared. Velocity mo at the top is 0 meter per second. Ayun. Ayun yung ano niya. Ang hahanapin natin, initial velocity. Dapat dito tayo mag-a-arrive, ha? Ulitin ko. Pero yung time na yan, ang time na yan, tumaas, bumaba. So, ang dapat nagagamitin mong time, yung pagtaas lang. Which is 2 seconds. Kalahati ng total time. So, ito na. Hanapin na natin yung gagamitin natin equation. Dapat may T. May T. May T. Wala. May T. Meron. Next, sunod, may A. May A. May A. May A. Ah, wala na to. Aegis na yun. May A, wala. Aegis na yun. Susunod na naman. Ganun lang paghahanap niyan. Basta may tatlong given ka, atake na. Hanapin mo na dito. BF mo, 0 meter per second. BF, may BF ba to? Meron. Wala. So, anong winner? Ayun na naman, oh. Siya lang, oh. Same equation, yun ang gagamitin mo. BF is equal to BI plus AT. Ngayon, heto. Ang discarte dyan, ano yung BF mo? Ayun ang BF mo. 0 meter per second. 0 meter per second. Is equal to BI plus AT. Dadahanin ko lang. Ngayon, iiwanan natin itong BI na to dito. Kasi yan yung hinahanap natin, initial velocity. BI. Ilipat mo ngayon ito doon sa kabila dahil zero na yun. Magiging negative yan. A. T. So, ano yung BI natin? Ito na, alamin na natin. Negative. 9.8. Ano yung acceleration mo? Negative 9.8 meter per second squared. Yan. Ano yung time mo? 2 seconds. Intindihin nyo na lang, length ng board eh. 2 seconds. 2 seconds yan, ha? Is equal to your BI. Your BI, pag times mo yan, dalawang yan, 9.8 times 2 is positive. 19.6 meter per second. Ayun. So, tama tayo. Tama tayo sa sagot natin.
Kasi yung mga equation na yan, pag balik-baliktarin mo man yan, kailangan tama yung mga value mo. So, yan yun. Ito, finding initial velocity pa rin. So, kailangan ito na naman, mag-a-arrive tayo sa 19.6. Ang given mo naman, in this situation, binigay sa'yo yung height. Sabihin mo, dito, hanggang dito, sabi, 19.6 meters. So, ang given mo, acceleration, displacement, and velocity final at the top, 0 meter per second. Tsaka BI. Ngayon, alin na naman ang gagamitin mo? Trial and error ulit. A. Hanapin mo lahat ng A. Checkan mo. A. Meron. Meron. Wala. So, hindi yun. Susunod, B. Displacement. Ayun o. Displacement. Hanapin mo. May di ba to? Wala. May dito? Meron. May dito? Meron. Ito, wala na nga. Susunod, BF. Meron? Wala na eh. Guess na yun eh. May BF to? Meron. So, ilan na lang ang pwede mo? Ito, wala na to. Wala na pala yun. Ngayon, ano na lang natitira mo? Ito, BI o. Ayun o. BI o. Ang physics kasi parang nililito ka lang pero madali lang yan. So, ayun na. Ayun ang gagamitin natin, no? Equation number 3. Na para makuha natin yung BI. So, BF squared is equal to BI squared plus 2AB. So, yan. Ngayon, ito ngayon gagawin natin. Ang BF squared mo, 0 meter per second. Ayun o, BF mo, 0 meter. Kahit ano yung squared mo dyan, kahit squared mo yan, zero value. Zero. Zero value. Ang matitira mo lang, BI squared plus 2AB. Ngayon, ang gagawin mo, ang kailangan natin yung B initial, iiwanan mo yan dyan. Ilipat mo to sa kabila. Negative 2AB. Bakit naging negative? May plus sign dito, naging negative. BI squared. Ngayon, para mawala, itong ano mo, itong squared mo, divide both square root by their square root pala, I mean. So, magiging BI na lang ito, square root of negative 2AD. Ayan na. B initial is equal to, itatimes mo ito, square root yan, di ba? Nakaganyan. Lagyan na muna natin ang value. Negative 2 times negative 9.8 yan times your D. What is your D? 19.6 meters. Ang hirap maliit ang board ah. Sige, ito natin para kita yan. So 19.6 meters yan, is equal to your BI. I-types mo lang yan. Tapos i-ano mo sa square root. So, magiging sagot niyan, square root of, ano yung BI natin? Ito yung value natin. 384.16. So, your BI, pag i-ano mo square root niyan, is equal to 19.6. Positive pa rin yun. 19.6 meter per second. So, ayun lang yung mga relasyon guys. Practice lang yan. Kaya yan. Okay. Bye.